Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Pwede po bang itian muna natin, nasa kanan natin, nasa kaliwa natin? No? Grabe, no? Purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo na naririto ay pumunta sa lugar na ito na nag-expect mula sa Panginoon. Tapos ang kamay lahat na nag-expect mula sa Panginoon. Glory to God. Tayo po ay nasa kalahating taon na. Nang kalahating taon. Tama po ba? Grabe, June na agad. Susunod dyan, makakarinig ka na ulit ng Whenever Rising Girls and Boys. Ayun na, September na. Pag tumungtong na ang September 1, dyan na nagsisimulang marinig mo yan. Tama po ba? So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Balik po tayo sa theme natin for the month of June about kingdom expansion. No, kasi ako naniniwala that God is expanding His kingdom sa mga panahon po na ito. Tama po ba tayo dyan? No? Sinisimulan na ng Panginoon i-expand yung kanyang kaharian kasi malapit na po siyang bumalik. Sino po nag-aagree malapit na dumating ang Panginoon? No? At dito, we will be more excited kasi alam ko na bahagi po tayo ng pag-i-expand ng kingdom ng Panginoon sa panahon po natin ngayon. The title of my message today is God's Expanding Kingdom or ang lumalawak na kaharian ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na nag-a-advance talaga ang kingdom ng Panginoon sa mga panahon po na ito? No? Ang ating pong passage ay matatagpuan po sa Book of Acts sa Gawa 1:1-11. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Mga mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng alin? Ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 4 po, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan siya ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ako roon, hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. In verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Verse 6, ito naman pong verse 6, down the line, ito naman po yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman kung kailan iyon. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 9, pagkasabi nito, sinabi ni Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Pagkasabi po ng Panginoong Jesus na you will receive power, no, tatanggap kayo ng kapangyarihan, nakatingin pa yung kanyang mga disipulo sa langit kasi umakyat eh. Ang sabi ng Bible, at ito po yung kasunod na nangyari. Nakatingin sila sa langit at natakpan siya ng ulap. Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Pinagpala po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon.
tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. Sa umaga pong ito, malaya kang kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin. Ang amin pong panalangin, turuan mo po kami mula sa iyong salita at wala po Panginoon na mapaparangalan sa lugar na ito maliban sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Gamitin mo lamang po ako bilang alulod ng iyong pagpapala at malaya kang kumilos sa amin pong mga puso upang ang iyong salita ay hindi mawala ng kabuluhan bagkos ito, Panginoon, ay magawa namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. We thank you, Lord, and we give you back all the glory, all the honor and adoration in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa umaga pong ito? Glory to God. Sabi po, no, God is behind the expansion of His kingdom. Kung meron na sa likod ng pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Hindi dahil ginamit tayo ng Panginoon, yes, party po iyan, pero ang dahilan po kung bakit nag-expand ang kaharian ng Panginoon sa mga panahon po natin ngayon, dahil po sa Panginoon mismo. Na hindi malilimitahan ni naman. Sino po nag-a-agree, no, na yung kaharian ng Panginoon hindi mo malilimitahan? No? Which will not be limited by anyone or anybody or anything. Hindi siya nalilimitahan ng sino man or ng anuman bagay sa mundo na ito. Ano po sabi ng Gawa 5:38-39? Kaya ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan nyo sila kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao. Ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi nyo ito mahahadlangan. At lilitaw pa kayong lumalaban sa Diyos. Ang pinaka-background po ng passage po na ito, yung mga punong pare, pinapakialaman po nila yung mga apostol. Kasi sila po ay hindi po, hindi po sila mapigilan sa pag-share ng gospel. May kilala po ba kayo sa panahon ngayon na kahit anong gawin mo, hindi mapipigilan sa pag-share ng salita ng Panginoon? Meron po? Ako po may kilala po, grabe. Yung tao na yon kung saan-saan napupunta para lang sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kahit sino ang kausap, laging ang binibida, hindi yung sarili, kundi yung Panginoong Hesukristo. Kung paano ang Panginoon nagbago ng kanyang buhay. No? Alam niyo po, nakakatuwa po yung tao na yun. Sabi ko, hindi ka napapagod. Alam niyo po yun? Pero grabe po talaga yung kanyang pagmamahal. Sabi niya, Pastor, hindi talaga ako mapapagod kasi alam niyo po kung bakit. Ako po ang ebidensya ng matinding kahabagan at pag-ibig ng Panginoon. Kung bakit po ako naririto, dahil meron din pong taong ginamit ang Panginoon para ako ay makakilala sa Kanya. Hello? Sino po sa inyo dito may taong ginamit ang Panginoon para ikaw ay makakilala sa Kanya? Taas ang kamay. No? May taong nangulit. May tao po bang nangulit sa iyo? May taong nagpaalala sa iyo ng pagmamahal ng Panginoon. Ang background nitong passage na ito, sabi niya, kaya niya sinabing, huwag niyong silang pakialaman. Huwag niyong pakialaman yung mga taong iyan. Ang nagsasalita po dito ay isang punong pariseo na kung saan po sinasabi niya, ang pangalan niya ay Gamaliel. Ang sabi niya, huwag niyong silang pakialaman. Sinabi niya sa mga punong pare, huwag niyong pakialaman yung mga yan. Kung ang sabi niya, kung ang tinatayo nila ay kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Sino po mag-a-agree? Pag tinayo lang ng tao at hindi tinayo ng Panginoon, kusang mawawala. Sabi pa niya, kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. Naniniwala po ba kayo, kahit anong gawin mo, kapag inalaw ng Panginoon na mapangyari ang isang bagay, mangyayari. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, mangyayari? Mangyayari po, pag hinayaan ng Panginoon at pag ito'y kalooban ng Panginoon, magaganap kahit ayaw mo pa. Ano sabi? Lilitaw pang kayo'y mga alin, lumalaban sa Diyos. Hello?
Kapag hindi nyo inalaw na yung mga bagay na dapat maganap ay dapat maganap, lilitaw na tayo ay lumalaban sa Panginoon. Sabi niya sa Ingles, if this plan or this undertaking is of men, it will fail. Mawawala, maglalaho, masisira. Pero sabi niya, but if it is of God, no? You will not be able to overthrow them. Kung ito ay, alin, kung ito ay sa Diyos, sabi niya ganun, sabi niya, hindi ito kailanman maglalaho or mahahadlangan nino man. Amen po ba tayo dyan? Apat na bagay po na gusto kong ibahagi sa atin sa umagang ito. Ano po ba ang meron sa kingdom ng Panginoon? His kingdom has what? No? Kasi akala natin yung kingdom, no, na meron sa buong sa mundong ito, ayun yun yung mananatili. But I wanna tell you, ang kingdom sa mundong pong ito ay maglalaho at mawawala. Marami po mga tao nakikipagpatayan dahil lang sa pera. Marami po mga tao nasisira ang relasyon dahil lang sa mga pinasukang mga business. Masisira ang relasyon dahil lang sa mga pinasukang mga bagay na hindi alam nating pangmundo lang. But brothers and sisters in Christ, the reality, lahat ng bagay na iyan, dito lang yan, panglupa lang yan. Pero yung mga bagay na pang-eternal, yun dapat ang pinagtutuunan po natin ng pansin. Alam niyo po yun, tama namang dumadating po tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na nasusubok yung ating mga pananampalataya. But again, all the things, even ang suot mo, maglalaho. Nagpi-fade ang color niyan kahit gano'ng pakaganda yan. Even yung mga bagay na pinapahalagahan mo, ang sasakyan, lumuluma. Ang pera na uubos. Yung mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundo, mawawala. Pero yung kaharian na ini-establish ng Panginoon, kahit anong gawin ng tao, hindi kailanman maglalaho, kundi magpapatuloy doon sa langit na bayan. Kung nag-aagree ka dyan, palakpakan mo ng pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa umagang ito. Hindi mawawala. No? Apat na bagay. Ano meron sa kingdom ng Panginoon? His kingdom, number one, has what? A power to overcome all obstacles. Sa kaharian po ng Panginoon, no, meron po itong kapangyarihan na malampasan ang lahat ng mga hadlang. Sabi mo sa katabi mo, hadlang. Ha? Ano po bang hadlang sa buhay natin? Pastor, yung asawa ko parang hadlang. Sino po sa inyo dito hadlang yung asawa, taas ng kamay? Pikit na lang kayo pag nagtaas kayo ng kamay. Yeah. Ay, wala dito. Ay, meron. May umaamin. No? Pastor, yung mga anak ko, hadlang talaga yan. Pag magbibihis na ako at pupunta ako sa church, talaga naman sila yung number one na nagpapagalit sa akin. Anak po ba natin, hadlang? Hindi. Pastor, yung anak buhay namin, hadlang. Bakit nga ba kapag kaaraw ng Linggo, ang lakas nilang mangitlog? Lahat ng mga alaga naming manok. Hadlang po ba yung hanap buhay natin? Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, there is good news. Sa kaharian ng Panginoon, meron po itong kapangyarihang malampasan anumang mga hadlang. Amen po ba tayo dyan? Hindi po siya maaaring pigilan nino man or sino man ng anumang mga bagay. Ang pinakapangit na sitwasyon na pwede nating sabihin, no, ay magre-resulta. Alam niyo po, marami po sa Bible na mga tao na talaga naman pong nakaranas ng tinatawag na obstacles or hadlang. Alam natin yung nangyari kay Paul, no? Si Pablo, he was in jail, no? Jesus itself, napako sa krus ng Kalbaryo, tama po ba? Na nakaranas ng tinatawag na obstacles. Pero kaya niya ginawa yon to accomplish His great commission. Kasi hindi po tayo, ako at ikaw, mapapatawad at maliligtas kung hindi po tinapos ng Panginoon ang laban sa krus ng Kalbaryo. Well, in fact, lagi po nating nire-remind, no, pwede naman namatay na lang siya doon sa lugar na pinagpupukpukan sa kanya. Actually, pwede po yun.
Pwede niyang bumigay na siya during the time na nandoon po siya sa pinapahirapan siya. Pero hindi po niya inalaw na doon siya mamatay kasi alam niya ang destinasyon niya, krus. Alam niya ang pagtatapos ng bagay na gagawin niya, hindi doon sa lugar na iyon. Even yung paglalakad niya doon sa tinatawag na the Via Dolorosa or the Way of Suffering, hindi po doon. Sabi niya, hindi dito. Kasi meron akong ililigtas na tao pag ako namatay sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ang niligtas ng Panginoon, walang iba kundi ikaw at ako. Kung naniniwala ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng the best clap of praise ang Panginoon sa umagang pong ito. Ano po? Wait, ano sabi? For the Holy Spirit, no? Jesus' primary directive, ang utos ng Panginoong Jesus, huwag muna kayong trumabaho. Okay? Una, sabi ng Panginoon, pag-akyat niya, pag-ascend niya sa langit, meron siyang iniwan na the Great Commission. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero sabi niya, wait! You wait for the Holy Spirit? Huwag muna kayong trumabaho pag wala kayong kasama. Kasi pag kayo lang, hindi nyo kaya. That is the primary directive for His disciples to accomplish His great commission. Walang tatrabaho pag walang Holy Spirit. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang trumabaho ng sa sarili mo lang, kundi trumabaho kakasama ng banal na Espiritu. Niniwala po ba kayo doon? Kasi marami pong tumatrabaho ng sarili lang. Magaling ako, kaya ko yan, alam ko na yan, ilang beses ko nang ginagawa yan. But again, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, wait! Bago kayo magtrabaho, antayin nyo yung ibibigay ko sa inyo. Because when the Holy Spirit comes upon you, no, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Ang sabi ng verse 8, Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ano po sabi ng verse 8? Na Tagalog, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at sa dulo ng daigdig. Sabi ng iba, pastor, ayoko nang nag-i-involve sa kingdom expansion kasi hindi ako magaling mag-share. Pero naniniwala po ba kayo, kapag meron kang kaibigan na nangangailangan ng payo, pwedeng magpasimula doon sa payong ibibigay mo yung iyong pag-share ng salita ng Panginoon. Pastor, hindi ko po kaya, pero alam niyo po, habang nagpipray ako, Lord, hayaan mo makasingit ang salita mo sa taong ito. Doon magsisimula. Alam mo, kapatid, mahal ka ng Panginoon, tamang may pinagdadaanan tayo, pero matatapos din yan. Kaya? Kaya? No? Sabi ng iba, pastor, hindi ko talaga kaya, pero ang galing-galing mo mag-TikTok. Ganun-ganun pa. Okay, pastor, hindi ko talaga kaya, pero ang galing niya mag-joke eh. Pastor, hindi ko pa talaga kaya, pero ang dal-dal-dal niya pagkausap niya yung iba, na para bang kinakahiya ang Panginoon? Para bang hiyang-hiya pag sinasabi ng patungkol sa Diyos? Pero pag patungkol sa pangmundo, ang galing. Sabi mo sa katabi mo, hindi kau yun, ha? Sige, kalapitin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi kau yun. Ha? Alam niyo po, sabi ng Bible sa mga disciples niya, no, tatanggap kayo ng kapangyarihan. It is a big task Jesus gave His disciples. Sabi niya, gagamitin tayo ng Panginoon. Not only the disciples in the past, but a disciples nowadays. Gagamitin tayo ng Panginoon. It is not what? A job we do on our own. But this is a job na kasama natin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kung nag-a-agree ka na kasama mo ang Holy Spirit sa lahat ng ginagawa mo, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon sa oras na ito? Kaya nga po, ang lagi po nating pinapaalala, no? Every time na meron tayong gawain, every time na nagpipray tayo sa prayer works, tama po ba ang sentro niyan ay paghahanap sa Diyos? Bakit ka napunta ng church? Ay, hindi kailangan ma-check yung attendance ko. Ganun po ba? Hindi eh. Nagpunta ka sa simbahan kasi hinahanap mo ang Panginoon. Kung umawit ka kanina, na umawit ka na nagmumula sa puso mo, I wanna tell you, na serve mo yung purpose mo kung bakit ka napunta dito.
But kung umawit ka na ang dami, punong-puno ang isip mo, punong-puno ang puso mo ng kung anumang mga bagay, tanungin mo ang sarili mo, na-serve ko ba talaga ang dahilan bakit ako nandito? Kasi the very reason why we come to church, it's simply, we gonna praise the Lord, worship His name. Lord, salamat po sa isang linggo na sinamahan mo po ako. Munti ka na ako mabangga, munti ka na akong ganito, munti ka ng ganyan. Tama po ba? Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo, still alive and kicking. Amen? No? Kaya biyaya ng Panginoon yung nagising po tayo ngayong umaga. Salamat sa katotohanan na kung saan sinasabi na sa kingdom ng Panginoon, there is power to overcome all obstacles. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan. So lumalabas na meron kang kapangyarihan. Pansinin mo yung taong may kapangyarihan ng Panginoon, pagpasok pa lang ng simbahan niya, grabe, very ano yan, anointed yan. Bakit? Kasi sinasamahan siya ng Panginoon. Kailan dumating yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo? Nung time na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawala sa mga taong hindi kumilala sa Diyos. Wala po sa kanila yan. Kaya nga, meron kang power eh. Kaya matapang ka eh. Bakit ka matapang mag-share? Bakit ka matapang na gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon? Because of that power within us. Dahil sa kapangyarihan na nasa sa atin po sa mga oras na ito, bakit natin nagagawa yung mga imposibleng bagay? Kung nag-aagree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ang Panginoon sa umaga pong ito? What else? Sa kingdom ng Panginoon, in His kingdom, has what? Has a Lord exalted above all rivals. Sa kingdom ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, merong Panginoon na dakila sa lahat ng kanyang mga karibal. Sa lahat ng kanyang mga kaaway. Alright? But hindi lang basta ikaw, binigyan ng kapangyarihan, gustong sabihin sa atin ang salita ng Panginoon na yung Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, wala nang ibang dakila maliban sa Kanya. Alam niyo po yun? Kaya kapag may problema ka, alam niyo po yun, may problema, mas malaki ang Panginoon ko kaysa sa iyo. Oy, sitwasyon, mas malaki ang Diyos ko kaysa sa iyo. Hello, are you with me? Si Jesus po ang sentro ng bawat pangangaral. At siya ang mataas na ulo ng simbahan. It is not the pastor. It is not anybody else. But Jesus Christ Himself is the head of the church. Kaya nga ang ulo ng simbahang ito, pag hindi si Jesus, kawawa ang simbahang ito. But salamat sa Panginoon kung bakit tayo nagkakatipon sa lugar na ito ay dahil merong isang tapat na ulo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung nag-aagree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Come on! Hallelujah! Siya lang po. Sino katawan? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ang katawan ay ikaw. Sino ulo? Si Jesus. Kaya kapag may ginagawa kang pangit sa kapatid mo, nasasaktan ng katawan. Pag merong salita na hindi maganda, hindi lang naman yung katawan na nasaktan, kaparte ang ulo. Hello, are you with me? Parti ang ulo. Alam niyo po, sabi ng Bible, wala siyang kaagaw. Ito, sinabi po ito ni Pedro sa Gawa 2 verse 22 to 24. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazareth ay isang lalaking pinagtibay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-mangang gawa at mga tanda. Ang mga ito ay ginawa ng Diyos sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan niya, katulad ng inyong pagkaalam. Verse 23, siya rin na ibinigay ng tagapagpasyang layunin at kaalamang una ng Diyos ay inyong dinakip sa pamamagitan ng inyong mga kamay na walang kinikilalang kautusan ng Diyos, ay pinako ninyo siya sa krus at pinatay. Verse 24, siya ang ibabangon ng Diyos sa pagkalatag ng matinding hirap
ng kamatayan sapagkat hindi siya maaaring pigilan ng kamatayan. Nor death! Kahit kamatayan, hindi pwedeng pigilan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng verse 24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. No? Hindi siya pwedeng pigilan even ng kamatayan. Walang sino man ang mananalo sa kanya. Are you with me? Sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Sino po sa inyo dito saksi ka ng katapatan at ng kapangyarihan ng Panginoon? Taas ang kamay, lahat ng saksi. Amen? Araw-araw makikita mo, no, wala na sana silang bigas, pero magtataka siya, may kumakatok. Uy, meron akong harvest, may ibibigay ako sa iyong bigas. Are you with me? May harvest ako. May mga gulay-gulay din ako dun sa likod ng bakuran ko, ibibigay ko, dadaling ko mamaya sa iyo. Magtataka ka. Wala na talaga silang pagkain. Yung po ba ay himala ng Panginoon at yung po ba ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Yes! Ay, wag nating ipagmalaki na kaya ka kumakain dahil nagtatrabaho ka. But I wanna tell you, kung hindi pinagpala ng Panginoon ang trabaho mo, wala kang pagkain. Kung hindi ka sinamahan at pinalakas ng Panginoon, walang saysay ang pagtatrabaho mo. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman nahalata na may nagugutom dito. Halata ba? Wala. No? Sabi nga, kung kailan naman walang trabaho, tumataba. Ay, meron ka bang kakilalang ganon? Kung kailan walang trabaho, pastor, ang taba-taba ng asawa ko. Tama po ba? Salamat sa Panginoon, at least mataba, walang sakit. Amen? Walang sino ma. Alam po, nakakatuwa ang Panginoon. Hindi lang ako at ikaw binigyan ng kapangyarihan, kundi si Jesus Himself, the Lord. No? Sa kingdom ng Panginoon, may Lord. No? Hindi pwedeng walang Lord. No? Sa kingdom ng Panginoon, merong Diyos. No? Wala po akong nakitang isang kingdom na walang nagahari. Lahat ng kingdom, pumunta ka ng Brunei, yan po ay pinaghaharian ng isang hari. Wala po tayong makikita na tinawag na kingdom ang isang lugar pero walang namumunong hari. Sa kingdom ng Diyos, merong namumuno. At ang namumuno, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sa kingdom ng Panginoon, dati ang hari ng buhay mo, sino? Sarili. Pero sa kingdom ng Panginoon, simula nang kinilala natin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, wala pong ibang hari kundi ang Panginoong Hesukristo. Sino po ang hari niyo, ang Panginoong Hesukristo? Taas ang kamay. Bakit ka nandito? Bakit ka nagsiserve? Dahil sa Panginoon. Amen? Salamat sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ano pa po? Pangatlo. Sa kingdom ng Panginoon, hindi lang walang, sabi, there is power, no? The kingdom of Lord has a power to overcome all obstacles. May kapangyarihan. Kaya hindi pa man dumadating ang problema sa'yo, I wanna tell you, talo na yung problema sa'yo. Kasi may power eh. Pangalawa, sa kingdom ng Panginoon, it has what? The Lord exalted above all things. May Diyos na makapangyarihan, may Panginoon na dakila sa lahat ng kanyang mga kaaway. At pangatlo, sa kingdom ng Lord, it has what? Love to sustain citizens in authentic community. Sa kingdom ng Panginoon, merong pag-ibig na walang ibang tinataguyod, kundi ang mga mamamayan sa tunay na komunidad. Naniniwala po ba kayo? There is love in the kingdom of God. Magtaka ka kapag ang kingdom ng Diyos sa lugar na ito wala nang pag-ibig, lahat nag-aaway-away na. There is something wrong. Hello? Dapat sa kingdom ng Panginoon, ang unang magiging visible, walang iba kundi pagmamahal. Are you with me? Hindi nagkikiskisan. Hindi nagbabanggaan. Kasi ang angkala ng tao, ang mundo ang kanyang final home. Ang hindi niya alam, ang mundo ay mawawala at tayo po ay pupunta at tutungo doon sa langit na bayan. Our Christian Church, this Christian Church, Light of the World Christian Center sa oras po na ito, this is a model
modern model ng church na nag-i-establish ng kingdom ng Panginoon. Kasi bakit? Dito sa lugar na ito, walang masama ang ugali. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang masama ugali niya? Mamamansin lang yan pag gusto niya, pag ayaw niya, ayaw niya? Sa kingdom ng Panginoon, walang ganon. Hindi ko trip mag-ano sa kanya. Hindi ko trip makipag-mingle sa kanya. Ang gusto ko lang kamingle ito mga ano. Wala pong ganon. Sabi mo sa katabi mo, bago-bago din pag may time. Ha? Ngumiti ka pag sinabi mo, bago-bago din pag may oras. Tama po ba? Walang masama ang ugali. There is love in the kingdom of God. Kaya there is question. Kapag ang isang simbahan, wala ng pag-ibig, sabi ng Panginoon, go back to your first love. Balikan nyo yung dati nyong pag-ibig kasi nung nagsisimula kayo, on fire kayo. Are you with me? Pero ngayon hindi. Ay, hindi ko yung gusto kasi may sinabi sa akin niya. Ay, ayoko talaga yan kasi ang sama ng ugali niyan. Ay, ganito yan. Ay, ang dami mong nakikita. Pero yung mali mo, hindi mo nakikita. Reality check. Sa kingdom ng Panginoon, hindi pwedeng walang love. Ano po sabi ng Gawa 2:44-47? Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbibili nila ang kanilang pag-aari at ang mga tinatangkilik ay ipinapamahagi sa sino mang may pangangailangan. Eh grabe ang mga disciples noon. Yung mga bagay na meron po sila, hindi po nila sinasabing kanila. Ang mga disciples in the past, binibenta yung anumang ari-arian nila para ibigay doon sa kanilang alin, doon sa mga kapwa nila na nangangailangan. Ngayon, baliktad ngayon ang mga tao. Hindi. Gagawa ng paraan makuha yung makuha lahat ng ari-arian. Tama po ba? That's the reality. Ano sabi ng Bible? Huwag ka magtaka sa mga huling araw, maraming mga tao ang magmamahal ng kanyang sarili. Ipagpapalit ang relasyon dahil sa mga bagay na mauubos sa mundong ito. And lo and behold, malapit nang dumating ang Panginoon. Well, in fact, lahat ng sinasabi nating signos, lahat ng sinasabi nating signs ng pagbabalik ng Panginoon, eh talagang nakikita na natin ngayon. They are lovers of himself. Mahal nila ang sarili nila. Wala, alam niyo po ngayon, mapapansin mo kahit mananampalataya, eh hindi, dapat sa akin yan, dapat ganito yan. Puro pakabig. Pero wala ng pagmamahal. Ano sabi ng Bible? Yung mga disciples noon nagbibenta. Yung pinagbentahan nila, ibinabahagi nila sa kanilang mga kapwa. Kaya? Kaya? Parang wala nang bati sa akin dito, kagalit na nila ako na. Kaya? Pastor, pinaghirapan namin mag-asawa, ibibenta namin para lang sa kanila. Paano yung future ng anak namin? Iyan nga po eh. Baliktad na baliktad ang kaharian sa mundong ito, sa kaharian na ini-establish ng Panginoong Hesukristo. Kasi bakit? They are lovers of themselves. Di baling meron siya. Hindi ko ibibigay, akin na nga lang to, ibibigay ko pa. Pero ang alam mo, sila grabe. Sila, sabi ng verse 46, tignan natin na, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumanggap ng pagkain ng may kasiyahan at kababaang loob. Kanina, nag-communion tayo, di po ba? Oh, ang ginagawa ng mga disciples, ginagawa nila yon, yung communion na yon, right after na si Jesus ay nag-ascend sa heaven. Lagi, every time that they have fellowship, they are breaking up the bread. Tapos, nagko-communion sila bilang pag-alaala ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo nung kasama pa nila. Pagdating ng verse 47, sila ay nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng mga tao. Idinadagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Pansinin mo, kapag ang simbahan, generous church, maraming napupuntang mga mananampalataya. Hello? Pag ang simbahan, generous church, nakikita mo na nag-share in the community, maraming mga tao na inaabot. Sabi ng Bible eh, nagpupuri ang mga tao. Kumikilala, sabi ng verse 47,
idinadagdag na lang ng Panginoon sa kanilang kapulungan. Yung mga tao, maraming naliligtas kasi may mga mananampalataya na hindi madamot bagkus nagpaparanas ng pagmamahal sa iba. Are you with me? Ito po yung example ng Christian community na gusto ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo kung merong ideal picture ng Christian community yung sinasabi ng gawa? Pero maraming mga tao, hindi pastora, sa panahon natin ngayon kanya-kanya na. No! Gusto mo makilala ang Kristo mo, simulan mong magbahagi para sa iba. Pansinin niyo po yan, doon sa mga mahihirap, na wala, alam mo yung maliit lang na bagay na ibinigay mo sa kanya, bakit nakakapagpasalamat? Kasi hindi sila nakakatanggap ever ng mga bagay na iyon. Alam mo yung pasalamat? I remember, natatandaan ko si Amon, may nag-abot sa kanya ng pera. Yung mukha niya, alam mo, para siyang nanalo sa ano, sa sweepstakes o sa loto. Sabi ko, nung inabot sa kanya yung pera, sabi ko, grabe na may mukha mo. Sabi niya, thank you po. Sabi niya, tita, ano po bang tatawag ko sa inyo, tita o ate? Te, sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, grabe, iba pala yun. Kasi bakit? First time niya. First time niya nakakuha ng ganung kalaking halaga. Sabi niya, thank you po. Tapos masayang-masaya yung mukha niya. Tama po ba? Gawin mo yan sa taong mahirap. Gawin mo yan sa taong walang-wala. Gawin mo yan sa tao na walang ipang pinagkukunan. Sasabihin ko sa iyo, siya pa ang magpupursige at sasabihin, saan ka ba nag-church? Sama ako dyan. Hello? Are you with me? Saan ka ba pumupunta tuwing araw ng Linggo? At saan mo ba ine-spend yung time mo? Sama ako dyan. Kasi bakit? Naramdaman yung pagmamahal. Bakit sila nakakawin ng napakadami? Kasi yung sekreto nila, hindi natin sekreto. Yung sekreto in the New Testament, nagsishare sila. Binibenta nila yung ari-arian nila para ibahagi sa mga nangangailangan. Sa tingin nyo po kaya, pag ginawa yun ng Light of the World yan, nagsabay-sabay, Pastor, may lupain ako sa lugar na ito, magsabay-sabay tayo, and then we will build isang community na nangangailangan ng mga pabahay. I think maraming mga taong maliligtas. Sabihin ng iba, yung mga utak ng mga mahihirap ganito, eh Pastor, kami nga nangungupahan lang, bakit pa namin gagawin yan? In your small amount of giving, maraming mararating. Maraming mararating. Alam niyo po, grabe itong mga taong ito. Ano po sabi ng chapter 4 verse 32? Ang malaking bilang ng mga sumasampalataya ay nagkakaisa sa puso at sa kaluluwa. Walang sino man sa kanila ang nagsabing ang bagay na tinangkilik nila ay kanilang pag-aari. Sila ay nagbabahaginan sa lahat ng bagay. Sabi ni Paul, wala akong nakita sa mga disipulo na ito na sinasabi nilang itong bagay nito, akin to. Lagi po natin tatandaan, kahit pa pinagpaguran natin, kahit pa yung bahay ko na binayaran ko for so many years sa pag-ibig, hindi akin. Kahit pa yung buhay ko na sasabihin kong akin sa ngayon, hindi rin po akin. Kahit pa anong mga bagay na meron ka ngayon, may bago kang Jordans, may bago kang ano, motor, may bago kang sasakyan, hindi sa'yo. Pag inisip mong hindi sa'yo, mawala man yan, hindi ganun kasakit. Pero ang sabi ng Bible, wala, itong mga taong ito, they are not in competition. Wala sila sa competition. No? But they are in the same team. Light of the World, we are not in competition, but we are in the same team. Anong salita na binitawan mo, labag sa kapwa mo, ay sinabi mo rin sa sarili mo. At nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Ano sabi? We have the same goal, and our goal is to see Jesus pagdating ng panahon. Sino po sa inyo dito gusto mo pagdating ng panahon makilala ka ng Panginoon? Taas ang kamay. Alam mo yung pag-aharap ka sa Diyos? If a time comes, I want you to know me, Lord. No? Pag dumating yung araw na yon, gusto ko makilala mo ako. Kasi maraming mga tao, akala mo nagpupunta sa simbahan, pero nagpupunta na lang because of obligation. Out of obligation. Pero wala ng love. Wala ng pagmamahal. Di na gaya ng dati. They are very eager, they are very excited na magamit ng Panginoon. Ngayon wala na. Bibihira na lang po iyon.
Kapatid, it's about time na ibalik natin yung ating mga sarili sa dahilan kung bakit yan nandito. Ayan ay dahil sa pag-ibig. We do things out of love, not out of obligation. Are you with me? Sino po sa inyo mahal pa ako? Taas ang kamay. Sabi ng Panginoon, in expanding my kingdom, na napaka-importanting there is love. Kasi pag wala ng love, mag-stop ka muna. Contemplate at check mo yung sarili mo kung magtutuloy ka pa. Ano po sabi? Bakit itong mga taong ito ay alin? Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Kung saan ang Diyos ang naghari, saan siya naghari, kung saan siya nag-ari, magkakaroon ng totoong pag-ibig. Kaya pag walang love, ibig sabihin walang Diyos. Pag walang pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin walang Diyos. Kasi ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa pagkatao natin. At ang pag-ibig na po na ito ay dapat isa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang pag-ibig po na ito ay nagsasama-sama sa bawat isa po sa atin para magpatuloy sa buhay na ito. Pag wala ng love, it's time to check. Mahal ko pa ba ang Panginoon? Kasi kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung kapwa mo. Kung mahal mo ang Panginoon, ibabahagi mo sa kamag-anak mo ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka papayag na ikaw biyahing langit, pero yung kapwa mo biyahing impyerno. Pag mahal mo ang Panginoon, hindi ka papayag na ikaw ay alin, ligtas, pagkatapos ang iba ay hindi ligtas. Kapag namumuhay po tayo, mga magulang at mga kapatid, ng may pagmamahal, I wanna tell you, magsisimula ulit ang kingdom ng Panginoon at ito ay lalaki, lalago dahil sa Panginoon. Amen po ba? To be sure, yung mga mananampalataya noon, they are not perfect. Sino mag-agree? Pastor, tamang nagbibigay sila, pero di sila perpekto. Tama po ba? Kagaya natin, di po sila mga perpekto. Well, in fact, nagkakagalit po sila patungkol sa mga favoritism. Oy, mas love ni Jesus si ganito kasi merong mas malapit sa puso ng Panginoon, tatlong disciple, si John, si Peter, at saka si James. Ito ang lagi niyang kasama kahit saan siya magpunta. Sabi nung iba, bakit ganun? Bakit itong tatlo na to favorite? Tapos the rest, hindi na favorite. Hindi po sila mga perpektong tao. Well, in fact, Jews are very reluctant to share the word of the Lord. Kabarami sa mga Hudyo, naihiya, natatakot magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Itong mga Hudyo na, itong mga taong ito, hindi sila perpekto kasi may disagreement din sila. Yung iba kay Paul, yung iba kay Apollos. Sabi ng Bible, either kay Paul, either kay Apollos, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Ibig sabihin, tao din silang na nagkakamali. Tama po ba? They are not perfect, pero nababalanse ng pagmamahal ang pagiging imperfect. Hindi mga perpekto, pero nababalanse ng pag-ibig anumang kasalanan. Hindi perpekto, pero nababalanse po ng pag-ibig anuman pong mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi mahalaga sa kanila na hindi lang sila save, kundi alin? Change! Na bago. Pwede bang tapikin mong katabi mo, sabihin mo na bago? Ha? Na bago. And then love. Loved. Loved by God and loved by other people. Tapos na po ako. Sa kingdom ng Panginoon, there is power to overcome all obstacles. May kapangyarihan na alin na itong mga obstacle na ito ay mawala, matanggal. Because you have power. Why? Kasi tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior. Kaya pag-aharap ka, kahit sa presidente ng Pilipinas, hindi ka shaky. Hindi ka takot. Pag-aharap ka sa mga manager, hindi ka takot. Bakit? There is power inside of you na wala sa kanila. Pangalawa, in the kingdom of heaven or in the kingdom of God, there is what? It has the Lord exalted above all rivals. Merong Diyos
Merong Diyos na makapangyarihan. Merong Diyos na dakila sa lahat ng kanyang kalaban. Pangatlo, in the kingdom of God, there is love to sustain citizens in authentic community. May pagmamahalan. Hindi po mapayag na walang pag-ibig. Kahit pa magkiskisan ng siko, magkiskisan ng balikat. Alam niyo po, sabi ng Bible, pagmamahal lang ang papawi ng lahat ng kasalanan, lahat ng mga kakulangan na meron ng mundong ito. Pero pag hindi mo pumiling nagmahal, pinipili mo rin na hindi mahalin ng Diyos. May kausap po ba ako ngayon? At panghuli, in the kingdom of God, huwag mong kalimutan, it has what? It has a vision to include all people. Merong pananaw na isama ang lahat, hindi lang tayo-tayo. Okay lang, ligtas ako. Ang tigas ng ulo niyan, ilang beses ko na yung siniran. Sa kingdom ng Panginoon, there is vision. Hindi pwedeng ako ligtas, pero ikaw hindi. Sana mag-gets po natin ito, mga magulang at mga kapatid. God is not American. The God that we serve is not a Filipino. The God that we serve is not Chinese, is not Japanese, but the God we serve, wala po siyang pinipili. He made all of us from the very beginning of the world. Bago pa lang nilikha ang mundong ito, inisip na tayo ng Panginoon. Pagbabalikan natin kung paano ikaw at ako ay naligtas. Kasi bakit? Hindi pa man ako nililikha ng nanay at tatay ko, hindi pa ako ginagawa. Binuo na ako ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang isip. Hindi pa ikaw nililikha sa mundong ito. Nabuo ka na. Foreknowledge ka ni Lord. Inisip ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Gagawin kita na mouthpiece ko, gagamitin kita na tagapagsalita ko. Hindi na po bababa si Jesus. No? Kasi sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa Second Advent, yun na po yung uhukuman ng tao. Pero ngayon, wala ng Jesus na bababa para sabihin sa katabi mo, para sabihin sa mga magulang mo, para sabihin sa mga taong nakapaligid sa iyo, na alin, na mahal siya ng Panginoon. Huwag mong ubusin ang sarili mo sa mga bagay na nauubos. Mga bagay na nawawala. Mga bagay na maglalaho. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga bagay na alam mong hindi pang eternal. Sapagkat ang Panginoon, may pananaw siya na teka lang, hindi kayo-kayo. Hindi lang ikaw. Gusto ko pati ka sa asawa mo. Gusto ko pati anak mo makakilala sa akin. Gusto ko yung mga taong binigay ko sa iyo na accountable ka, lahat sila makakilala sa akin. Sabi ng Bible, saan sa gagamitin? Jerusalem. Pinasimulan, sabi ng Panginoon, magpapasimula ito pag ang banal na espiritu ay nasa sa inyo na. Kapatid, kailan ka nakakilala sa Panginoon? When is the last time? No? Anong panahon ng buhay mo na tinanggap mo si Kristo? Kasi yun yung panahon na binigyan ka ng Panginoon ng responsibilidad. At sabi ng Panginoon, anak, you are my ambassador. Kung merong kumakatawan ng Kristo sa mundong ito, ikaw yun. Kung merong kumakatawan sa akin sa mundong ito, hindi yung kapitbahay mo. Kung may kumakatawan ng Kristo sa lugar ninyo, ikaw yun. Kaya dapat makita po sa atin ang Kristo na sinasabi po natin ngayon. Sabi, hindi lang kita sa Jerusalem gagamitin. Sabi ng Panginoon, pati dun sa mga alin, sa mga half-breeds. Meron na po kasing mga kalahating lahi, nagsipag-asawahan na po sila, pupunta ka sa Samaria. Yung mga taga-Samaria na ayaw niyong puntahan, pupuntahan niyo yung mga kapitbahay niyong bansa. Pupuntahan niyo yung mga kapitbahay mo na ang hirap mahalin. Tama po ba? Ang hirap mahalin. Lalo na kapag yung kapitbahay mo nilalagyan ka ng tahi doon sa tapat ng bahay ninyo. O kaya naman yung aso nila hinahayaan nilang dumumi doon sa tapat ng bahay ninyo. Pastor, paano ko ito mamahalin? Sabi ng Panginoon, Nak,
may vision ako, hindi lang kayo. His kingdom has no boundaries. Ang kaharian po ng Panginoon, walang hanggan yan. Yung akala mo na binahagi mo sa Kanya, hindi niya napakinggan at di niya narinig. Kapatid, I wanna tell you, hindi ikaw ang tumatrabaho, kundi ang banal na Espiritu ang tumatrabaho sa puso ng taong pinagsabihan mo. It is not your job to convict. It is the Holy Spirit's job na i-convict yung tao at kilalanin ng Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sa kingdom ng Panginoon, walang pinipili. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon for His own glory. Taas ang kamay lahat ng gagamitin ng Panginoon. Come on, hallelujah. There is power, there is Lord, there is love, and there is vision na hindi pwedeng pahintuin nino man sapagkat ang pananaw ng Diyos ay nakatingin sa lahat ng mga tao sa panahon ngayon. Sa oras po na ito, tayo pong lahat ay tumayo right now. Hindi ko po alam kung ano yung gusto ng Panginoong sabihin sa iyo right now. Pero po, ako naniniwala kung meron pong gustong ibaba sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito, ay yung pong dapat makita mo din yung vision ng Panginoon. Hindi po bisyo. Bisyo na nagpapalayo sa tao. Kundi vision na sabi ng Panginoon na yung nanay mo, yung tatay mo, na hindi mo kasama, mahal ko din siya. Yung kapatid mo, na pinagmamalaki mong mahal mo, kung talagang mahal mo, simulan mong magsabi ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Yung kapitbahay mo, kahit ganun siya, mahal ko rin siya. Kaya mga magulang at mga kapatid, wag nawa matapos lang ang preaching na ito at pagkatapos walang application sa buhay ng bawat isa sa atin. Itong araw na ito ang magpapasimula na kung saan sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sa umagang ito, nagdededicate ako ng buhay ko sa iyo. Binibigay ko yung puso ko sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako sa oras na ito. Habang ikaw ay nakapikit at nakayuko ang iyong ulo, let's continue to contemplate to the word of the Lord right now. The Lord is good. The God that you serve is faithful. Hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon, tanda po iyan ng pagbibigay ng buhay sa Diyos. Tanda po iyan ng pagsasabi sa Panginoon, Lord, I want to give my life to you. Hindi ako sa tao nagbibigay ng buhay, sa iyo ako nagbibigay ng buhay. Because I want to be used by you, Lord God. Hallelujah. Oh, we bless your holy name, O God. Habang inaawit mo tong awit na ito sa Panginoon, awitin mo ng merong pananampalataya sa Diyos. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything, everything I need is in you. Everything I need. Nilalagyan ka ng Panginoon ng vision sa puso mo right now na matanaw mo yung mga bagay na pinapatanaw sa iyo ng Panginoon. Lord, put in us, O God, a vision so we see things, Panginoon, that you want us to see. Do things that you want us to do. Hallelujah. Oh, we bless your name, O God. Declare today, Christ is enough for me, and Christ enough.
sa Panginoon, sa umaga nito, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, sabi po ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin that we are His mouthpiece. Kung meron pong gagamitin ng Panginoon, hindi po yung tao sa labas. Kung meron pong gagamitin ng Panginoon, tayo po na naririto. Tayo po na nakakilala sa Panginoon. Tayo po na tumanggap ng banal na Espiritu. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon sa mga taong nilalagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang ikaw ay nakapikit sa umagang ito, sa oras na ito, iyak mo sa Panginoon kung ang pinapalagay na larawan ng Diyos sa iyo ay larawan ng kapatid mo. Kapatid, iiyak mo yan sa Panginoon. Kung nilalagay ng Diyos sa isip mo ngayon ay picture ng mga mahal mo sa buhay, iiyak mo yan sa Panginoon right now. Kapatid, nilalagyan ka ng Panginoon ngayon ng picture, maliwanag na maliwanag, at sinasabi sa iyo ng Panginoon, Huwag lang ikaw ang ligtas. Huwag lang ikaw ang nakakaranas ng kapayapaan. Ibahagi mo yung kapayapaan na meron ka right now sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kapatid, maliwanag na sinasabi sa'yo ng Panginoon, Nak, hayaan mo na ang maging pananaw ko at siyang pananaw mo sa mga oras na ito. Habang ikaw ay nakataas ng kamay, come on, let's lift up our hands to the Lord. Habang inaawit mo tong awit na to, I have decided to follow you, Jesus, right now. I have decided to follow you, Lord God, right now. Sing it from the bottom of your heart, telling God, hallelujah. Oh, we bless your name. Oh, I have decided, hallelujah, to follow Jesus. This is our heartbeat today, Lord God. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, Lord God, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And Christ is enough. For that vision, Lord. Everything I need. Thank you, Lord God, for sharing your burden to us right now. Father, naniniwala kami na sisimulan mo yung mga mahal namin sa buhay. Paglabas namin sa lugar na ito, gagamitin mo kami, Panginoon. Magsisimula kaming magbahagi ng salita mo. Magsisimula kami, Panginoon, na sabihin sa kanila na mahal mo po sila, Panginoon. We will be your mouthpiece, Lord God, in my family, in my relatives, Lord, in my neighborhood, Lord God. Lord, magiging mouthpiece po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa mga taong pinaisip mo at inilagay mo ang larawan sa aming mga kaisipan sa umagang ito. Let's all lift up our hands to the Lord right now and let us receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands.
The Lord give you hope. I receive. Peace. I receive. Love and joy. I receive. The Lord use you to become a blessing. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody say, amen and amen. Let's clap our hands to the Lord right now. Hallelujah! Purihin ko ang Panginoon sa umagang ito. Glory to God. Tapos na po ang ating gawain. Kamayan po natin ang bawat isa ng may ngiti sa ating mga labi. See you next Sunday. God bless you all. Continue to shine for Jesus. Shalom, shalom. Glory to God po.